Meron po akong napulot na bote. At ngayon lalagyan ko ng katila. Tuturo ko po sa inyo kung paano. Ito po ay napulot ko sa basurahan. Galing ha? Ito ang wick. Ito ang mitsa. Ito naman ang candle wick holder. Ngayon, ilalagay natin ito dito. Susan natin ang konti sa wax. Natin siyang matuyo para dumikit. Pag tuyo na, lalagay natin ng candle wick. Araw-araw, ganyan ang trabaho ko rito. Yan. Para hindi siya lagi siyang nasa sentro, nasa gitna. Tapos ito na magbigyan natin ang molting wax para dumikit. Para dumikit yung ilalim, tutuyin muna natin. Tulo ng kandila na inipon galing sa simbahan. Patayin mo na. Hindi kailangan masyadong mainit. Konting kulay. Konting-konti lang. Ayan, matapal ito. Ayan. Konting-konti lang. Hindi masyadong mainit dahil matutunaw yung nasa loob. Aangat yung mitsa. Thank you.
tutuyuin mo muna siya. Para habang inihanda mo naman yung kasunod na ulay. Ayan, testingin mo siya kung matigas na. Malambot pa. So, pwede yan dahil pag binuhusan mo ng wax na bago yan, maghahalo-halo yung kulay. Medyo matigas na pa na konti. Kailangan mahina lang ang apoy dahil masusunog po yung wax. Papatingnan natin. Dahil ligin ito masyado, eh matutunaw naman ho yan. At hintayin natin matunaw. Sobrang init yan at inihalo mo sa kulay blue, matutunaw yung blue, kaya hindi ho pwede yung sobrang init yan. Dapat tama lang. Hindi rin naman ho pwedeng sobrang lamig dahil magbabubbles naman ho yan. Kulang na tayo sa wax, gawin na lang natin cube itong last part. Makikita mo medyo malalim. Ayan, natuyo na. Malalim ng konti. Nagawin natin. Sasalina natin ng mainit.